Hello guys, good morning guys. Welcome back to my channel. Once again, this is Galal Buro. Medyo excited ako ngayon. Hindi lang halata. Pero excited ako ngayon guys kasi pagising na pagising ko ngayong umaga, na-receive ko yung email ni Google AdSense. And ayun nga, pwede ko nang kunin yung first salary ko sa YouTube. So guys, this is real. The kumbaga fulfillment ng masasabi kong certified small YouTuber na talaga ako, vlogger, ay marireceive ko yung aking first salary. So kukunin ko siya. So ready na po ako. I-share ko po sa inyo na totoo talaga to. Masaya. Masaya sa pakaramdam. Hindi ganun siya ka sobrang laki. Kasi small YouTuber lang naman po tayo. And pero masaya. Kaya nagpapasalamat ako nang una sa Panginoon for giving me the chance na mapunta sa ganito. And syempre sa inyong aking mga taga-suporta at patuloy na nanonood sa aking mga video kahit na hindi naman ganun ka super quality. Maraming salamat po sa inyo. God bless everyone po. Samahan niyo ako sa pagkuha ko ng aking first salary as YouTuber. Ayan guys, tapos na akong malengke, nasa bahay na ako. Ayan, nakaligo na ako. Presko na. So, galing sa labas. So, happy ako ngayon kasi certified YouTuber. Small YouTuber lang naman. Yan. So, kumita. Sumahod. Marami rin tiniis. Ayan. So, malaking bagay. Naalala ko dati, ayoko mag-YouTube dati talaga. As in, ayoko talaga. Wala akong healing. Tapos nagulat na lang ako there was a time na yung isa kong ka-brother si Church, actually ini-add ako sa grupo ng mga YouTubers. Sabi ko, ba't ka in-add ako dito? Hindi naman ako YouTuber. O meron akong account sa YouTube, yung email ko, deputy email ko, tapos automatic siya sa YouTube. Pero never ako mag-upload ng mga videos like that. Trinay ko. Una, ang purpose ko lang talaga ay parang documentation lang ng mga ginagawa ko na mga bagay-bagay para remembrance, parang ganun. So, in-upload ko lang siya. Wala akong intention na mag talaga as in YouTuber. Wala. So, ayun lang, na-upload ko. May nanonood kahit pa paano. So, ayun. Nagsimula ako mag-upload mga second week ng October. Yeah, siguro mga 2 weeks before ipanganak yung anak kong bunso, yung lalaki. So, doon ako nag-start. So, October yun. So, more or less, ilan pa lang months? October, November, December, January, February, March, April, May, June, July, August. So, 10 months na akong YouTuber ngayon. So, ayan. Ganun. At, gusto ko lang balikan guys yung aking karanasan sa pag-YouTube, no? So, requirements kasi ni YouTube ay unang-una, syempre dapat nag-upload ka ng video, no? Regularly, dapat regular ka nag-upload ng video. Tapos ang requirement niya para ka makabilang dun sa partner niya, no? For monetization. So kailangan mong ma-reach yung at least 1,000 subscribers. So yun. 1,000 subscribers and 4,000 hours, watch hours. So ibig sabihin, kailangan may manonood sa iyo. Pag nag-accumulate lahat ng nanonood sa video mo, so kailangan lahat-lahat makuha mo yung 4,000 hours na view, no?
Kapag na-reach mo yon at saka yung 1,000 subscribers, so capable ka na, magiging partner ka na ni YouTube. So ayan, magkakaroon ka na ng yan, commercial. Kakaroon ng commercial yung mga video yung i-upload mo. So ganun. Sa akin, umabot ako ng 6 months. So sa loob ng 6 months, doon ko na reach yung 4,000 hours. Pero yung 1,000 subscribers, na reach ko siya siguro mga 3 months pa lang. Tapos yun nga, 6 months naman yung 4,000 watch hours. Talagang tatrabahuin mo siya, magsisipag ka sa paggawa ng video. So kailangan mo ng maayos-ayos na content or magki-click na content, mga gimmick, alam niyo na. So ganun. And thankful ako kasi kahit lockdown, imagine April ako na monetize, na reach ko yung 4,000 hours. Alam niyo ko ano video yung pumalo ko talaga. Yung kay Francis Leo Marcos, The Mayaman Challenge, yung hinamon ko din siya. So, hanggang ngayon, nasa more than 59,000 views na siya. So, yun yung nakatulong sa akin para mas mabilis kong makuha. Yung iba kasi naabot ng 1 year or ganun. No? So, ayoko naman umabot sa ganun. So, thanks God kasi nagkaroon ako ng chance na ganun. So, na-reach ko agad siya. And, ano ba? Kahit lockdown. Yan, no? So, kahit lockdown. So, kumusta na kaya si Francis Leo Marcos? Naging pahagi din siya para ma-reach ko agad yung aking watch hours. So, salamat sa Diyos. Lahat ng bagay ay nagkakalakip na gumagawa. Then, pagkatapos nun, kailangan kong antayin ang PIN. No? Yung personal identification number na ibibigay ng YouTube. So, April 22. April 22 ako na-monetize. Then, inantay ko yung PIN. Nako, dahil nga, syempre, COVID, pandemya. Inabot ako ng 2 buwan. So, April, May, June. No? So, almost 2 months, no? Bago ko na-receive yung PIN o yung personal identification number na kumbaga kino-confirm nila na talagang ikaw yon, and yung address papadala talaga sa iyo postal, no? Punta pa ako sa post office ayan, just to verify kung meron na nga tagal. So ayun, awan na Diyos, after more or less 2 months, nakuha ko yung PIN number. Then, ayun. Then, ano na, busy na din sa, alam nyo naman, DepEd. Busy, ang dami kong ginagawa, sobrang busy. So, medyo laylo ako, hindi ko masikaso yung videos ko, yung promotion ko ng video, etc., etc. So, ayun. Thank you nga pala. Salamat sa Panginoon dun sa aking mga kagrupo, mga kabatchmates sa pag-YouTube. Yung mga kasamahan ko, tulungan kami. Si Tito Pasco. Si... Ano pa ba? Hindi ko na ma-recall. Marami sila. Basta kayo mga kagrupo ko. Maraming salamat sa inyo. Thank you. Salamat sa Diyos sa inyo. And sana pare-pareho tayong mag-grow later on. Malay natin, di ba? Si, ano pala, si Ladybug, shout out sa iyo, Ladybug. Ay, sis Geraldine Llarena. Marami na kagrupo ko. Si Crappy Artist, ayan. At sa iba-iba mga kapatid na tumulong sa akin. Maraming salamat po. Salamat sa Diyos, sa inyong mga tulong. Magkano nga ba? Ayan ang tanong. Nagtatanong, nag-aabang, di ba? Magkano ang sinasahod ng isang YouTuber? Pag malaking YouTuber ka, sikat ka, malaki. Ayan, talaga yayaman ka. Pero yung mga maliliit na YouTuber like me, mga kagaya kong YouTuber na maliliit lang, hindi ganun kalaki. No? Kasi
ilan lang naman ang nanonood sa amin. Tapos, may nanonood nga. Maabot nga ng 1,000 yung nanonood. Panay-skip naman ng commercial. Sana wag nyo pong skip. Tulong nyo na. So, ganun po. Pero bibigyan ko kayo idea. Hindi siya ganun kalaki. Pero, pwede na. Bigyan ko po kayo idea ha. Sa isang small YouTuber like me, monthly, pwede kang mag-range ng $1,000 to mali. Lak nun. Ang maliit na YouTuber like me ay pwedeng mag o pwedeng kumita sa YouTube monthly, no? Pwede siyang mag-range ng $100 to $300. So depende yan sa viewers, no? Sa content, no? Yan yung content, kung may dating siya, maraming nanonood at hindi ini-skip ang ads. And lalo na kapag nagki-click sa mga ads. So ayun. So ganun. At least not bad, 'di ba? Monthly meron kang ganun, ay hindi masama. So this is considered as ano? Nung una, para siyang active income, pero ngayon passive na siya para sa akin. Passive kasi nandiyan lang yung mga video ko as long as may nanonood. Lalo na yung mga green videos. Ibig sabihin ng green videos, ito yung mga videos na hindi siya panapanahon, no? Sa lahat ng panahon, pwedeng may manood. So kaya, isa sa suggestion, ang gagawin dapat mga green videos para kahit hindi siya, wala na yung ganong issue. May iba kasing mga video, sumasakay lang sa issue. May mga ganon din akong video, sumasakay sa issue, no? Malakas pumatok yon, pero pagdating ng araw, hihina na rin yung kapag wala na yung issue. So, pero pag green videos ang hinaunda mo, ano yan, lifetime yan, nandyan lang siya. So, patuloy siyang kikita. Yun guys, nandito na ako sa SM. Ready na ako. Mamas na ako. A few moments later. Pila tayo sa Western. Excited. Bawa-bawa kasi mag-video ng malapit na kaya. A few moments later. Ayan guys, after kong makuha yung pera ko sa Western Union, first payment ko for being a YouTuber, ngayon naman yung magbabayad na ako ng bills. Telephone bills, PLDT, internet bills, at saka yung kuryente. A few moments later. Ayan, tapos na ako mamalengke, mag-shopping. Konti lang. Salamat sa inyong lahat ng mga nanood. Maraming salamat sa inyo. God bless po sa inyong lahat. Thank you po. Hindi ako magsasawang mag-thank you sa inyo sa inyong support. Thank you very much, mga viewers.